Anong oras na ba? Huli man din magaling ano? Huli man din ang huli man din ang matching. Naiis hindi. Ano 'yon? Huli man din at magaling na ipapasok din. Ano ba 'yun? Ba't may matching? Okay. Nagkagulo-gulo na mga kaibigan. Ibig ko sabihin nagkagulo-gulo. Ngayong araw ay nagkagulo-gulo dahil nagbagsak ng dalawang bomba atomika magkabilang kampo, no. Papaliwanag ko lang, no. Ang una kong i-review ay ang kanta ng Donggalo Records, yung Ayawan Na. Hindi naman siya this sa particular na group. This siya sa lahat. Parang ginawa nila dito eh nagpaulan ng granada. Pang 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 pang. So kung sino-sino tinamaan, no. And then, merong gumante. Ang gumante ay 187. Binangga sila head-on. Mamaya na yung mga yan. Mamaya na yung mga issue, no? Reviewin muna natin tong bagong kanta ng Donggalo Records. Ang mga nandito ay si Garapata, Alindog, Baldog, Burubudogs, Asong Ulol, Kagat, Whitey, Dogtag, Kid Rabis, Rap Wyler, at Rapin Lapa. Lapa. Okay? Ito yung mga ano niya, no? Nilista ko kanina yan, eh. Ito yung lineup niyan. Mad Killa, San Judas, si Oman B, si Burubudok. Madaling tandaan, yung pinakamadaling tandaan sa kanila. Charlie Mack, si Sapi, sakit ng sukat, Bugaw, makapili ng EHP, Joti, Crucito Uno, Supremo. Okay. Ano ba 'to? Ang haba ng ads. Parang ang hina ng sound ko. Yung beat niya parang ano, no? Naalala ko yung beat ng Psycho, no, sa Dear Critics. Putangin na nyo, pukingin na nyo, mga buhakang ina nyo, mga wala respeto, hampas lupa pa rin kayo. Tangin na mo, abading, feeling magaling, jakulin mo si Bonji para mag-viral ka rin, putang. Okay. Yan, ang nauna dito ay si, ano, no, si Mad Killa, no? Ramdam na ramdam mo yung ano niya, yung galit niya. Brandy, chupain mo si Mana, sabay lunok ng tamod niya para mas maangas. Putang ina mo, hindut ka, may paaral-aral ka pa nung nakulong kayo ng aral sa'yo, panocha. At putang ina mo, ojiwa, akala mo matindi pag inampas kita ng tubo, sabay ngiwe, yun ang matindi. At sa mga putang ina ng ex-bobo, kahit maglabas pa kayo ng album, karir naglaho na maho, tangina nyo, amoy rectum. Okay, so ang ginamit nila ditong ano, no, strategy, no, pinagsama-sama nila lahat ng mga tinitira nila dito sa isang kanta, pero sama-sama pa rin sila dito. Yung style na malakas maka-intimidate, no, na mamamain mo, you know, mamamain mo yung sinasabihan mo. Ganun naman talaga yung style ng Donggalo Records. Kung ano yung gustong sabihin, sinasabi nila. Nangyari, naganda leche-leche, ba't may nakatakong tapos ipap sinasabi. Sabi ko na adik. Sabi ko na, mga psychedelic. Gago, 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 hanggang mamatay. Uubusin ko lahat kayong mga pasaway. Huwag kayong mag-angas sa akin, ako si Alindog. Kainin yung lahat ang aking tamod. May isang pipi ako nakita. May sayad mukha, tagkaibang planeta. Ngunit ang kanyang kantay kakaiba. Nilaban ang aso, ang leeg niya ay wak, 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 wak. Yon, itong banda kay Alindog medyo nag ano, no, medyo bumaba, no, medyo bumaba. Ginamitan niya ng reference na tatlong bibe. Ako lang siguro yung kaisa-isang rapper na naglabas ng kanta para sa mga bata. Ito yung medyo bumaba, no, pagdating kay Alindog. Pero natural naman talaga, no, nasa isang grupo or sa isang kanta, no, hindi pantay-pantay ang level nila, no. Bibihira lang yung grupo na pantay-pantay yung level nila. Usually may bumababa, may tumataas, may bumababa, may tumataas. Yun lang yung opinion ko, no. So, tuloy na tayo. Wala nga awat. Ako na ang magbabasbas. Ang mga bilat sa lungga magsilabas, ililibing nang nakatayo, tapos labas ang ulo, tapos pasasayasan ko sa mga magagalang photo. Next year, tangin na magbabalik sa larangan. Wala na kayong babalikan dahil kayo'y mapapanisan. Steady bet, lugang kayo, baka putang ina nyo. Tuluyan nang mawawala mga karir ninyo. Wala raw luma, osko sabi ng kupal na yan. Baka ano lumukay, dadlang ng anak ko yan. Ang dami nyong alam, maligo lang hindi.
good thing about this track. Eh, ang lakas niyang makaano, ang lakas niyang mga Dear Critics, no? Meron silang style na o-offbeatin nila, no? Yung o-offbeatin nila yung salita. Napansin ko na 'yon dati pa sa mga sa kanta ng ano, Ghetto Dogs, no? Meron silang mga ino-offbeat na phrase, no? Wala daw luma, sabi ng kupal na 'yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganun technique, pero ginagamit din 'yun ni Puch, no? Ino-offbeat niya talaga yung sinasabi niya para magmukhang natural at the same time magmukhang spoken. Tapos biglang babalik uli dun sa naka-metro. May ganong style yung Ghetto Dogs. Naka-offbeat yung isang phrase at naka-metro naman yung susunod na phrase. Hindi ko alam kung anong tawag nila dun, pero naririnig ko kasi ginagamit nila yung ganun eh. Baka alolo mo, kahit lang ng anak ko yan. Ang dami niyong alam, maligo lang hindi. Ang mga peste mahihirapan ng makabawi. Matitigas ang ulo, pas lang tang ina. Wasakin ang mga buwan ng ina, bumabalandra. Hindi kayo naghirap at nagpaulo ng dugo. Pagkot, pasalamatan niyo mga naunas na inyo. Oh, napansin ko lang dito kay... medyo ano no, sa iba siya nag-record siguro no. Medyo hindi nahabol yung mixing, no. Pero classic pa rin yung boses niya. Yung isa baliw na at batak sa droga, yung batang pasaway na mong arakista. Si Buboy, tulo ay humimlay na, at si Prom di naman ay nanahimik na. Si Nogog naman, papuloy sa pag-iyak, tama na ang bading sa kaabutak. Magkapi-kapiya pa kayo para huglan. Animal sa pagkatay para isang bahuglan. Tangin ang rap game to parang si Vintel. Okay, no? Unang naisip ko, no? Parang ang nasa isip ko, parang nagkamali yata yung DW dahil parang inassume nila na hindi na didisback. Kaya ang title nito Ayawan Na. Pero nung pinakinggan ko, hindi naman. Nakahanda pa rin sila. Para isang bahuglan. Tangin ang rap game to parang si Vinterio ang puta. Mabuti pa si usawa, maingay pag tinitira. Yo, maganda wordplay yun, ha? Mabuti pa si Osawa, maingay pag tinitira. Pero di ba nag-retire na si Maria Osawa, nag-asawa ng Pilipino, tama ba? Para isang bahuglan, tangin ang rap gang to, para si Minterio ang puta. Mabuti pa si Osawa, maingay pag tinitira. Mga dati ang kain-tain ng baguan, pulong-pulong salo-salo sa hapag taian. Di ko hapagtaihan. Nilalahat, kilala nyo mga yan. Saan galing? Abadon, may kosa pa mga yan. Kahit binanggit niya ng ano no, ng buong pangalan no. Nakaisip siya ng way. Banggitin yung buong pangalan pero maiwe-way niya na hindi niya sinabi yung pangalan. Parang ganun. Ganun yung ginawa dito ni ano ni sino ba to? Si Charlie Mack yata to no. Nakaisip siya ng way na banggitin yung pangalan pero may way din na hindi niya binanggit yung pangalan. Abadon, may kosa ang mga yan. Abadon, may kosa pa mga yan. Mabuti pa ang pako pag binaon labas ang... Actually, sa tingin ko ang pinaka vulnerable sa kanilang lahat no. Ang pinaka vulnerable sa kanilang lahat kung ididis sila ng kalaban nila yung Salbakuta. Dahil meron silang mga naka-upload na mga light verses no sa internet. Hindi ko alam kung freestyle 'yon. Hindi ko rin alam kung sulat 'yon. Pwede 'yun i-clown no. I-clown 'yon ng 187. Isa 'yun sa mga butas na nakikita ko na pwedeng mangyari. Ang ulo, titulad nyo habang binabaon, nagtatago. Mabuti pang talag. So ito no, binabaon, nagtatago. Pero hindi, lumabas na eh no. Medyo nag-counter kasi yung ano eh, yung strategy. Ang nangyari, na ano sila, na art of war sila ngayong araw na to. Mga lyrics nila dito na sinasabi na nagtatago, na hindi gumagante. Biglang naglabas ng diss no, yung 187. So medyo na ano, medyo na counter no. Medyo na counter yung kanta na to. Ay pumapala, takot kayong mabash, kaya natuduwag. Oh sha, wala nang abangan. Oh di sige, gagawin na lang namin kayong laruan. Yun yung sinasabi kong na counter. Yung mga ganun lyrics, nawawalan siya ng ano, nawawalan siya ng power dahil alam na nga natin na nag-upload yung 187. Gusto ko yung ano, gusto ko yung vibes nito. No, parang secret track siya dun sa album ng Dear Critics. Sa sobrang angas yun, di sa walang pumapalad. Mga naging pekmek ang
Ito tanong ko sa inyo, mga kaibigan. Kung magkakabanggaan si Smaglas at itong mabilis na to, sino ang mas mananaig? Meron siya static banda doon, no? At yung mga katan nyo na kulang sa sabaw, huwag nyo na ibida ang mga niluto nyo, kasi hindi kami kumakain ng sinain yung hilaw. Nakisawsaw din yung iba, di lang sila makagiba, kasi diba umapila na inadaba, tagbo ang mga tanga at sa mga humahamon ng mga duwag, sa mga bumaga na hindi makatibag, di ba pwesa na kayo sa may mga bayag. Mahal namin critics, pakinggan, tira namin sa inyo, di ba pampasuwit lang naman, pero puta nakakapuring na naisa, wala man lang humuhuli. So ito nagano no, nagbago na naman din yung dynamics ng kanta no. Para siyang ano eh, simula sa gitna, tapos bumaba, tapos tumaas, tapos nagpahinga uli no. Siguro sa huli tataas din 'yan. So parang ganoon. Tira por komento, putangina to mga tarantado. Dito labanan ng mga lumabago, labanan to ng mga hindi rumerespeto. Kesyo ngayon sikat, kala nyo di kayo papatulan ng mga alaman. Di nyo kami mabubura, isa na kaming mansya na nakatala. So this is it, kainin nyo na ang aming shit. Bullshit, dahil bibilib lang ako pag nauna kasami sa larangan na to. Fuck meron you. Lang dumidisbak, pero mga bakla, tinatago mga bosses, tinatago din mukha. Punta, mga takot, isakripisyo ang karir. Kasi one miss you die, or one miss you disappear. Yun yung ano, yun yung trademark ng isang ghetto dogs. Actually ano yan, narinig ko na yung ganung klaseng style kay Pooch. No old school daw, puro new school daw. You're fucking hella dumb, diri dumb, no doubt. Anong tawag doon? Gawin nga natin ang tawag doon. Narinig ko na to kay Pooch, nag-originate to kay Pooch, no? Kasi ikaw ay motherfucking weak, weak, wack. No old school daw, puro new school daw. You're fucking hella dumb, diri dumb, no. You know, you're fucking hella dumb, diri dumb, no doubt. Gawin nga natin ng katawagan yun. Yung ganong klaseng style, no? Maraming ganong si Pooch, no? Maraming ganong style si Pooch. Di ko alam kung anong tawag doon. So, ang itatawag ko na lang doon, pinaglalaroan niya yung word para humaba at para rin ma-emphasize yung thought doon sa rhyme. P-L-E. P-L-E. In short, play, long, emphasize. Tawag ko doon, P-L-E. Mga diri, dam, bam, bam. No? Si ano, si Eminem, may ganun din eh. Napansin ko yung ano, when the beats goes on, da-da-dum, da-dum, da-da-da. Parang ganun. Tawag ko dyan, P-L-E. Play, long, emphasize. Pwede na yun. Out na sinabi mong yan, halos walang napabor. Kung walang old school, ano si George Senior? Ikaw dapat i-educate, ito ang lesson ha? Kumilan. So ito no, kinakalabit talaga nila si Looney no. Aka ng dalawa at wag lang isa. Hindi mo man aminin at hindi mo masalo na ikaw ang number one na ayaw sa tunggalo. Tara nga dito, tangina mo, pwede ba kitang makausap? Bakit ang yabang-yabang mo, sobrang lapit mo na ba sa ulap? Pwede ka na ba tawaging master rapper, king of tagal? Ayun no, diba? Napansin mo yung parang ano, parang ino-offbeat nila, no? Parang natural na nagsasalita, pwede ka na ba tawaging master rapper? Isa yan sa ano nila, sa trademark talaga nila. Mo na ba sa ulap? Pwede ka na ba tawaging master rapper, king of Tagalog rap? Ikaw yung leader na nagsabi ng quack, quack, quack. Welcome back mga ungas, wala na ba tayong magawa? Wala ng racket, wala ng shows sa mga bahay tulala. Paano kaya kung pati internet bigla ring mawala? Nakandaletche-letche na mga career shoot na sa banga. Sa nagkahari-harian ang bibigat daw ng bars, kilala ko idolo mo si Pablo Escobar. Kahit nung behind bars, napakarami mong attorney. Attache case naman ay keyboard, humihingi ng libreng lomi. So ito na no, kinalabit ng krusada. Hindi na biro to mga kaibigan. Krusada na ang kumalabit kay Looney. Pero ako meron akong ano, meron akong nalalaman dyan, tungkol dyan. Pero
Hindi ko sasabihin, syempre. Ba't ko sasabihin? Meron akong nalalaman. Abangan nyo na lang. Tulad ng mga sinabi ko nung una, no? Ghetto Dogs All-Star, no? Pero actually, hindi naman sila nag-claim talaga na Ghetto Dogs, no? Parang ito yung ano ko, ito yung hula ko. At pagkatapos, nung sinabi ko, kaya matagal lumabas yung this ng 187 dahil may hinihintay. Ano yung hinihintay? Artist ba? Date ba? Kayo na mag-decide. Pero ito, no, meron akong isa pang hula. Malamang mangyayari din to. Kung mangyayari, maganda. Kung hindi naman, di okay lang. Merong isang lalabas. Hulaan nyo na lang kung sino yung lalabas. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Tuloy na natin. Libreng lomi! Nagsilabasan ang mga aso, shit! May isang bumalag, hari daw ng lupet. Sa laki ng utak, lagas buhok sa anet. Na sobra sa high grade na pinag-hit-hit. Tapos sasabihin na sinetap siya. Sabay release ng kanta, huwag kang magdroga. Hanap ng simpatya, kumanda. Tae na, no? Isipin mo, yung nandis kay Looney, yun yung nag-pioneer ng gangsta rap sa Pilipinas. Krusada. So, ano kayang nasa isip ngayon ni Loons? Tatingin ko meron pa rin yan. Meron pa rin yan, no? Abangan na lang natin kung ano yung mangyayari pa sa mga susunod na araw, linggo, buwan. Sa event, pa-surprise guest artist pa si Mr. Innocent. Huwag mo nga kaming dali sa gusto mong maging mundo. May sariling estilo, ang old school at unggalo. Di ako bumibilit sa pagkamakata mo. Nag-ahari-harihan ka pala, rapin laban na. So yon. Ano ba sasabihin ko? Nawala. Dito nga naaalala ko yung previous album ng Ghetto Dogs. Pangatlong album at batch number 2. Ang lakas mga throwback, no. Naririnig ko to sa ano, narinig ko yung gantong setup, no, yung may mga background na nagsasalita sa album ng Krusada, no, kaya siguro kaya pala sila yung huling bumanat dito dahil yung setup parang setup nung album nila. So yun, yun ang nangyari, no? Nagkaroon sila ng all-star. Actually, kulang pa sila eh. Hindi kumpleto lahat ng ano yun, ng tumira dito. Pero sa tingin ko, inipon nila yung mga pinaka, yung mga solid. Inipon nila yung mga solid. Ba't kaya wala dito si, ano, si Crazy G, no? Yun ang iniisip ko. Bakit wala dito si Crazy G? Siguro, medyo ibang, ano siya, ibang departamento, no? Ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, eto bang nilabas ng Donggalo sapat dun sa nilabas ng 187? Sapat ba? Oo o hindi? Sa tingin ko ano eh, hindi ito yung pang round 1 ng Donggalo, hindi ito yung pang round 1 dahil in general to eh, in general tong kanta na to, no. Sa tingin ko magiging legitimate lang na round 1 kapag sumagot talaga yung Salbakuta, no. Yun na yung round 1. Pero ito, kung pagkukumparahin natin to doon sa nilabas na Sige Kahol versus ito, sa tingin ko hindi ito kasali, no? Dahil ibang ano to eh, iba pang topic to eh, no? Maganda yung parehas head on kasi ginawa, bumangga talaga yung 187 sa Salbakuta, ganun yung ginawa. Ito hindi binangga, nagpasabog lang to ng sa iba't ibang lugar, no? So kung babangga ng head on yung Salbakuta, doon na magiging round 1 talaga. Ang tanong, ano ang maisasagot ng Salbakuta sa ginawa ng 187? Ready na ba kayo, mga kaibigan? Iba-iba rin kasi ng sinasabi yung mga fans, no. Merong mga fans na ano na mas gusto namin yung classic, yung direct to the point, mas gusto namin 'yun dahil mas astig yung ganun yung this. May mga fans naman na ano, ay walang ano. Ano ba 'yan? Hindi modern. Walang ano, wala man lang bars. Wala man lang kung ano-ano. At may mga fans din naman na hindi tumitingin sa ganun, no. Tumitingin sila dun sa
kung sino idol nila, no? Kahit maganda, leche-leche na yung sinusuportahan nila, doon pa rin sila kahit anong mangyari. May mga ganun, no? Iba't ibang klase, no? Ako naman, bot, tinitignan ko sila sa gitna. Galing dun sa gitna. At tinitignan ko rin yung mga reaction ng fans, no? Sa tingin ko, ito ang pinakamahirap gawin, mga kaibigan. Mas mahirap maging neutral kaysa pumili ka ng side. Dahil mahirap magbalanse. Mahirap magbalanse, no? So kung inaakala nyong napakadali maging neutral, pag-isipan nyo yan. Kahit saan ka naman pumunta, magkakaroon ka pa rin ng bashers, eh. No? Magkakaroon ka pa rin, may mambabash pa rin sa'yo. Kung pumili ka ng side mo, kalaban mo yung kabilang side. Kung pinili mo tong kabilang side, kalaban mo yung mga side. Kung gumit na ka naman, magkakaroon ka pa rin ng bashers. Dahil alam mo naman yung mga Pinoy, no? Kahit anong piliin mo, may masasabi pa rin sila. Nakita mo ba yung quote tungkol dun sa kabayo? Kapag yung kabayo, sinakyan mo, sasabihin ng ano ba yan? Kinakawawa nyo yung kabayo. Ngayon, kapag naman yung kabayo, hindi mo sinakyan, hinila mo lang, sasabihin, ano ba yan? Ang tanga naman nito, hindi sakyan yung kabayo. Parang ganun din, eh. Kahit anong piliin mo, may masasabi at may masasabi pa rin. Tulad no sa ambulansya. Pag binuhat mo, pag dinala mo agad sa ospital, sasabihin dapat hindi nyo muna ginalaw, dapat hinantayin nyo muna yung mga medic. Pag pinabayaan mo naman at hinantay mo yung mga medic, sasabihin ng iba, ano ba yan? Hindi man lang dinala agad sa ospital, mabubuhay sana yan. So, kahit anong piliin mo, meron pa rin at meron pa rin masasabi ang tao. So, lahat naman yan may consequences, no? Pero ang sasabihin ko lang sa inyo, ang pinakamahirap gawin ay maging neutral kaysa pumili ng side. Dahil marami kang sinasakripisyo dito. Okay? So, yun na ang review natin. Napakahaba na. At abangan nyo yung susunod ko pang review. Ang title nito, Ayawan Na, Coffee Party Na. Ibig sabihin, lamay. Okay? Disflick your bars. I'm out. Peace.